So, tell us a bit about yourself at paano ba ang buhay bago ka nagpunta dito sa Australia? Alright, ang buhay ko sa Pilipinas, isa akong nurse by profession. Tapos, nagtrabaho ako sa call center for 6 years. Naisipan kong gumala. Sa awa ng Diyos, may opportunity na nag-open para makapunta ng Australia as a volunteer. Kaya, ayun, doon nagsimula. Ah, so nagpunta ka dito sa Australia bilang isang volunteer. Anong visa yun? Pro 8. Nung mga panahon na yun? Anong taon po yun? 2017. Banggit mo na nag-volunteer visa ka noong 2017. So, gaano katagal yung visa na yun? At ano yung mga naging kasunod na plano mo pagkatapos nun? 2017 March ako dumating sa Australia as a volunteer. 1 year ang contract. Wala akong balak talaga dito sa Australia. Ang balak ko lang is parang ma-experience kung paano mag-abroad tapos Canada ang target. Nung naisipan ng mga suggest na since dito na ako sa Australia, mag-student na lang ako. So ayun, pinasok ko ang student visa. DIY ako. Yun ba, may idea ka kung itong volunteer visa ay existing pa o hindi na? Organizations na pinasukan ko, hindi na siya applicable. Ewan ko lang kung meron pang organizations na volunteer at galing sa ibang bansa. Kanina, nabanggit mo na gusto mong mag-Canada din sana. Pero bakit nag-end up ka na dito ka sa Australia? Siyempre, may nag-open na opportunity dito sa Australia na makapag-student. Kaya ginarap ko na yung opportunity. Nakita ko rin naman talaga na maganda yung Australia in terms of healthcare. Magkapareho naman sila ng ang Canada almost. May nagsabi din sa akin na dito na rin ako. Nagustuhan ko na rin yung Australia. How was your first few years in Australia like? First few years, siguro ang masasabi ko lang, first few weeks siguro yung adjustments andun. Mm. Kasi nangangapa ka. Doon yung na-amaze ka sa lugar. Teka, sabi mo nangangapa ka. Dati ka bang bulag? Medyo. Parang initest mo yung waters kung ano talaga yung dito, di ba? Ngayon, asirkus na ako eh. Nag-test na ako ng water. Mamaya, talaya ko ng alambre eh. Yung adjustments period nandun, pero yung 1 week talaga ang hirap. Kasi yung pagtawid sa daan, muntikan ka ng masasagisaan kasi you're looking at the wrong way. Yung hot and cold water, ang hirap din mag-adjust, pati pagkain. Siyempre, yung sa Pilipinas, sanay tayong baboy, yung hindi tayo sanay sa gulay, at saka yung pera. Siyempre, agap din yung adjustments ng pera. Lalo pag ikaw lang, wala kang baon na backup na pera. Uh-huh. Pumunta ako dito, nag-volunteer ako, ang pera ko lang, $200. $200? Australian dollars. Yun lang yung dala kong pera. Pero maganda nun is yung sa organizations nga na pinag-volunteeran ko, libre yung accommodations, libre yung pagkain. As a live-in assistant, maganda kasi nagkaroon ako ng community within sa organizations. Alam mo yung hindi kahirap kasi meron kang kakilala, meron kang kausap. Although ibang lahi, meron silang life within. Kaka-adjust ka.